falling in love, hindi mo maaaring climbing in love, o di kaya naman ay arising in love. Pero bakit falling in love? Natural sa isang tao ang tayo ay ma-fall in love. Ikaw, ako, tayong lahat. Tayo ay may natural na kapasidad na tayo ay ma-fall in love. Bakit? Sapagkat pag nahuhulog ang ating kalooban, alam ninyo, yung taong nakapukaw ng loob sa atin ay kamahal-mahal. At kapag ang taong yun ay kamahal-mahal, ika nga naman sa Florante at Laura, pag nasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma at habang tayo naghahanda para sa darating na mahal na araw, ating pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Lalo't higit sa ipinahayag ng Diyos na kanyang kaluwalhatian, ang oras kung kailan niya ipapahayag ang kanyang masidhing pagmamahal sa sanlibutan. At yan ay ikinumpara niya sa isang butil ng trigo. Yung butil ng trigong iyon ay kapag malibang mahulog at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kapag ito ay namatay, ito ay magbubunga ng marami. At tunay nga naman, ang isang bagay, hindi mahuhulog yan kung hindi yan galing sa itaas. Ang tao, kapag na-fall in love, hindi maaaring hindi siya matututo kung paano magpakababa. At para sa Diyos, syempre naman, ang tunay na pag-ibig ay yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng sandaigdigan. Kaya gayon na lamang ginawa ng Diyos sa atin. Dumating sa mundo, nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin, kahit ang ialay ang sarili niyang buhay para sa ating lahat. At yun ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, na ibinigay ang lahat para man lamang magbunga yung tinatawag nating pag-ibig sa sanlibutan. Kahit tayo ay makasalanan, nagawa pa rin ng Diyos na tayo ay mahalin niya sapagkat tayo ay kamahal-mahal kahit tayo maraming mga kasalanan ating nagagawa. At tama nga rin naman sa sinabi sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong kapatid, ang umibig ay ang magpakababa. Inuulit ko, ang umibig ay ang magpakababa. Kapag ang tao ay na-fall in love, hindi maaaring hindi magpakababa. Kaya magmahal tayo, magkaroon sana tayo ng kababahan ng loob, sapagkat ang puso ng pag-ibig ay walang iba kundi ang kababaang loob. Ang puso ng pag-ibig ay ang kababaan ng loob. Kaya sana sa ating mabuting balita na ating mapapakinggan ngayong araw na ito, atin sanang tingnan yung mga ginagawa nating sakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Pag-aayuno, pagdarasal, pagpapalimos. Isipin natin, ano ba ang motibo natin bakit natin ito ginagawa? Baka kaya lang man tayo nagpapasting. Eh dahil gusto natin magpapayat, gusto natin maging maganda ang hubog ng ating katawan. O di kaya naman eh, gusto nating magdasal dahil meron tayong hinihiling. At kapag naisakatuparan ng hinihiling, wala na, nahalimutan na natin ng Diyos. O di kay, baka naman tayo naglilimos, nagpapalimos sa mga pulubi, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, dahil tayo napipilitan lamang. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang ugat sana ng lahat ng ginagawa natin ito ngayong panahon ng Kwaresma ay walang iba kundi ang pag-ibig. Ika nga naman ni San Agustin, love and do everything. At kapag ka tayo nagmamahal, tayo natututong magpakababa. Natututo tayong pababain ang ating loob. At dahil doon, kailangan nating ipahayag natin sa Panginoon ang masidhi nating pagmamahal sa Kanya
upang sa ganun, maipadama natin ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa atin, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. At sana isipin natin na tayo gumagawa ng mga bagay na ito sa panahong ito dahil tayo meron tayong pinaghahandaan. At yun ay walang iba, kundi ang ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon na muling nabuhay para sa kadikalaan ng mundo. Amen.